Ngayon ay Palm Sunday o linggo ng palaspas, isang alaala sa pamamagitan ng pagdiriwang sa paggaway ng mga palaspas na nagsasabi ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kung ating babalikan ang mga pangyayari mula sa Ebanghelyo ni Juan, nang malaman ng maraming tao na dumalo sa pista ng Pasko at pista ng tinapay na walang libadura, si Jesus, ang mga tao ay dali ang kumuha ng mga palaspas, ay sinalubong si Jesus at sila ay sumisigaw ng Purihin ang Diyos, pagpalain ang dumarating na ito sa pangalan ng Panginoon, pagpalain ang hari ng Israel. At nang si Jesus ay nakakita ng batang asno, ay sinakyan niya ito. Gaya ng nakasaad sa kasulatan, ang asno ay sumisimbolo ng kababaan ng loob. At sinabi ng kasulatan ang katagang ito, Huwag kayong matapot, mga taga-Siyon, makinig kayo. Paparating na ang inyong hari, nakasakay sa isang batang asno. Ano ang Siyon? Ang Siyon ay tinutukoy nito ay ang bayan ng Israel. Sa pamamagitan ng mga taong ito, naging matagumpay ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ang refleksyon ngayon sa linggo ng palaspas. Ang paggaway ng palaspas sa araw na ito ay ang buong pagtitiwala ng mga tao kay Jesus. Kinikilala nila si Jesus sa mga panahon na iyon na si Jesus ang hari ng Israel. Sa ibang kasulatan ng Ebanghelyo ay mababanggit ang salitang Hosanna na ang kahulugan ay Save us, O God. Dahil nga ang mga panahon na iyon ay sakop sila ng imperyo ng Roma na kung saan wala silang kalayaan, sila ay inaapi na pagsasamantalahan, kalat ang kagutuman at walang kapayapaan. Kaya naman nang marinig nila si Jesus na kinikilala na noon na nagpapagaling, umubuhay ng mga patay at nagtuturo patungkol sa Diyos na dumalo sa pista ng Pasko at pista ng tinapay na walang libadura, ay nagkaroon sila ng damdamin ng pag-asa na narito na ang kanilang tagapagligtas na magliligtas sa kanila sa kamay ng imperyo ng Roma. Kung ating pag-aaralan ang kasaysayan ng Israel, si Yahweh ay laging nagpapadala ng tagapagligtas tuwing ang Israel ay nasa panganib at kung ang Israel ay manunumbalik sa Diyos at magsisi, magpapadala si Yahweh ng kanyang tagapagligtas at ito ang inaasahan ng mga taong iyon. Nagkataon pa na ang panahon na iyon ay pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang libadura. Ito ay isang pag-alaala ng mga taga-Israel kung papaano sila iniligtas ni Yahweh mula sa kamay ng mga Egypto sa panahon ni Moises. Kaya naman ang mga pangyayaring ito ay napakasimbolik para sa mga taga-Israel. Sa ating panahon, mahalaga na malaman natin ang mga bagay na ito pagkat ang buhay natin ay nahahawig sa mga pangyayari noon. Hindi man tayo sakop ng ibang bansa, subalit sakop naman tayo ng ating mga problema, mga hininakit sa mga nararanasan nating masalimuot. Nakakaranas din tayo ng kagutuman dala ng kawalan ng trabaho. Kung meron man tayong trabaho, hindi naman sapat ito dahil sa mababang pasahod at matataas na bilihin sa merkado. Mga damdaming bigo dahil sa hindi nasusuklian ang pagmamahal na inaalay mo para sa taong mahal mo at kawalan ng mga taong iyong pinag-iingatan. Ito ang mga nagpapabigat sa buhay natin. Kaya tayo ay tumatangis, nagagalit, naiinis, at umahantong sa pagkasuko. Pero dahil sa pag-alaala ngayon sa linggo ng palaspas, ay naway mabigyan tayo ng pag-asa
na magtiwala sa Diyos, magtiwala kay Jesus, na magiging maayos ang lahat at magtatagumpay tayo sa anumang pagsubok sa ating mga buhay. Tulad ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem dahil sa pagtitiwala ng mga tao kay Jesus ng mga panahong iyon. Ang Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 12, mga talatang 12 hanggang 16, ay nagpapahayag sa atin na kung sama-sama tayong magtitiwala kay Jesus, ay makakagawa tayo ng katagumpayan at pagkaingatan natin sa ating mga puso na paniwalaang ito ang binanggit ng kasulatan. Huwag kayong matakot, mga taga-Siyon. Makinig kayo. Paparating na ang inyong hari, nakasakay sa isang batang asno. Ang Diyos ay laging naririyan, naghihintay upang kilalanin siya at tanggapin sa iyong buhay. Naway ibukas natin ang ating mga kaisipan, ang ating pagtitiwala sa pamamagitan ng puso, na magtiwala tayo kay Jesus at tanggapin siya bilang hari ng ating buhay. Sa paggaway ng ating mga palaspas ay ang pagtanggap din ng ating tagapagligtas na si Jesus. Sumayin niyo nawa ang hangarin na yumukod at tanggapin si Jesus bilang hari ng iyong buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.